matakot malaman na mayroon kang diabetes. Pero huwag magpanik dahil pwede ka pang magkaroon ng malusog at mahabang buhay. Ganito kasi yon. Pag kumakain tayo, napupunta ang pagkain sa tiyan na binubuo ng tatlong nutrients. Habang nadadigest ang ating pagkain, ang carbohydrates ay nagiging sugar o tinatawag ding glucose. Ang mga pagkain may carbohydrates ay tulad ng kanin, tinapay, pasta, root crops, prutas at gatas. Sa normal na proseso ng digestion o pagkatunaw ng pagkain, dadaan ang sugar sa bloodstream o daanan ng dugo papuntang muscle at fat cells. Pero hindi ito mangyayari kung walang tulong ng insulin na nanggagaling sa pancreas o lapay. Ang insulin ay parang susi na binubuksan ang muscle at fat cells para makapasok ang sugar na nagiging enerhiya ng ating katawan. Sa ganitong paraan, nare-regulate ang blood sugar sa ating katawan. May dalawang klase ng diabetes. Una, ang lapay ay hindi nakakapag-produce ng insulin o tamang dami ng insulin. Ito ay karaniwang nakikita sa mga bata pa lamang hanggang sa kanilang pagtanda. Pangalawa, ang insulin ay di tinatanggap ng muscle at fat cells na nagiging dahilan ng pagkaipon ng sugar sa bloodstream. Ito ang pinakakaraniwang klase ng diabetes na maaaring makuha dahil sa hindi malusog na pamumuhay o hindi pangangalaga ng kalusugan. Dahil dito, maaaring maranasan ang 3 P's. Ang 3 P's ay ang sumusunod: labis na pagkapagod, pagkauhaw, at pagkagutom. At kapag ito ay naranasan, maaaring kailangan ng kumonsulta sa pinakamalapit na health center upang masuri ng doktor. Kung di makokontrol ang blood sugar, maaari itong mauwi sa mga komplikasyon tulad ng pagkabulag, pagkaputol ng kamay o paa, sakit sa bato, sakit sa puso at stroke. Para mapigilan o maiwasan ang mga ito, bawasan ang pagkain ng matatamis tulad ng cake, candy, chocolate, ice cream at soft drinks. Isa pang paraan ay ang pag-eehersisyo na hindi bababa sa 30 minuto sa isang araw, 5 araw sa isang linggo. Kapag natuklasan na mayroong diabetes, asahan na magbibigay ng reseta ng gamot ang doktor na kinakailangang inumin araw-araw kasabay ng regular na follow-up check-up upang masigurado na kontrolado ang blood sugar at maiwasan ang komplikasyon. Maaaring pumunta sa pinakamalapit na health center upang masuri at para sa libreng gamot na handog ng Department of Health. Kaya, itama! Tandaan ang trio! Regular na ehersisyo, iwasan ang stress, oh no sa bisyo! Huwag pa daya, betis sa tamis! Huwag pa daya, betis sa tamis!